Pila-pila sa relief goods ang mga nasalanta ng Bagyong Pablo sa New Bataan, Compostela Valley. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Mia, gaya nga nung nabanggit mo, kasalukuyan nakapila ngayon ang ilang mga residente ng New Bataan sa Compostela Valley para sa pinakahuling batch ng relief goods na dinala dito sa may gymnasium na nagsisilbi rin na command center ng rescue and relief operations. Mia, mainit na mainit ang panahon dito ngayon sa kinatatayuan natin at malayong malayo dito sa naranasan natin na ipapakita natin kagabi. Pia, ito yung nakuna natin kagabi habang yung mismong team natin ay napilitang lisanin itong area ng New Bataan matapos bumuhos ang malakas na ulan simula bandang alas 7 kagabi. Mula sa New Bataan, pababa sa poblasyon ng town ng Compostela, nagpapanik yung mga residente na nasalubong natin sa daan dahil sa bangamba na baka magka-flash flood o magka-landslide ulit kagabi. Kitang-kita natin yung pagkukumahog ng mga residente na makalayo sa kanilang mga sariling bahay. Kanya-kanyang sampahan sa mga truck na nag-alok naman ng libreng sakay. Bata, matanda, Pia, hindi na ininda ng mga residente yung sakit na katawan at posible yung galos na pwede nilang matamo dahil habang sumasampa dun sa mga truck. Yung iba naman ay chinagana lang na maglakad para makalayo lamang habang ang ilan ay pinapara yung mga dumadaang sasakyan sa bawat dumadaang sasakyan nga ay panayang kaway ng mga tao para makisakay lamang. Nakakalungkot, Pia, pero kitang-kita natin sa mata ng ng mga tao dito, at least kagabi ha, yung helplessness ng mga tao na nakasalubong natin sa kalsada. Hindi bali na raw na maligo sa ulan at magkasakit basta makalikas lamang matapos nga itong pananalasa ng Bagyong Pablo nitong Martes. Samantala, ngayong araw ay may nakausap din tayo mga residente na hindi na nakaalis ng New Bataan kagabi dahil sa alangan na yung oras, pero ngayong umaga ay nagpasya na rin ang ilan sa kanila na lisanin itong bayan. Tinanong naman natin ang local government ukol sa pahayag ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR na matagal ng high risk area ang bayan ng New Bataan, at narito ang pahayag natin kay Governor Arturo Uy. Hindi naman risky ito, poblasyon ito eh. Matagal na ito, andyan yung munisipyo. May mga risk area tayo doon sa bukid. Itong gumuo na sobrang laki ng volume ng tubig, hindi natin inasahan. Sir, after nitong incident, sir, would we consider sila completely paalisin ng mga tao? May mga safe area pa tayo dito. Ito yung nasa poblasyon eh. But we have to do something. Siguro, una, tingnan kung anong cost ng malaking agos ng tubig. Yeah, we have to verify that kung ano talaga ang cost. Samantala, dumating din ngayong umaga si Vice President Jejo Marbinay upang tumulong sa pag-assess ng kondisyon dito sa New Bataan. At ayon kay Binay, mahalaga muna raw sa ngayon na ma-address ang pangunahing pangangailangan ng mga biktima dito sa New Bataan. Nagpapatuloy din ang search and retrieval operations dito, at sa kasamaang palad ay tatlo pa uling mga bangkay ang na-recover kani-kanina lamang. Kaya sa ngayon ay 92 ang casualty ng dito sa may na dulot dito ng Bagyong Pablo dito sa New Bataan, at mahigit 350 pa ang nawawala. Pia? Cedric, linawin ko lang, no, yung pinakita mo doon sa video na mga residente na nagkukumahog na magsilikas kagabi, bumalik pa ba sila sa kani-kanilang mga tahanan ngayong umaga o talagang nanatili na sila sa mga evacuation center? Okay, Pia, yung ilan sa kanila nakausap natin, dumiretso sila kagabi doon sa may municipal hall ng Buena Vista, ano? Monte Vista, doon sa Karatig Bayan naman nitong New Bataan. Pero kaninang umaga, binalikan natin yung municipal hall, wala na mga tao doon, Pia. So ang sabi sa atin ng mga nagbabantay doon ay nag-uwi na rin daw eventually kaninang umaga yung mga residente dahil sumikat na nga rin yung araw, at hanggang sa mga sandaling ito ay mainit na mainit. Even yung highway going up to New Bataan, ay nakita rin natin yung mga tao,
nagbalikan na rin yung ilan sa kanila. Although hindi natin na masure pa kung ilan yung nagbalik na at ilan yung natuluyan nag-evacuate. Kasi yung iba daw sa nakausap natin, baka pumunta na dun sa mga kamag-anak, sa mga karatig na lalawigan naman. Although dito sa Maynew Bataan, ang situation, may nakikita tayong ilan kanina na mga nag-aabang na mga sasakyan na palabas. At kagabi daw kasi medyo nahirapan na silang lumikas even if malakas na yung ulan dahil logistically ay imposible daw na makalabas dahil madilim nga at blackout pa sa area na ito ng New Bataan, Pia. Pero Cedric, kagabi, no, dun sa report mo nung sa 24 oras na, nakita ko, no, umuulan at inulan ulit kayo. Hindi ba nagbabadya ngayon na muling umulan? Kasi si Haji na nasa Mungkayo, ang sabi niya, tirik ang araw pero maulap pa rin. Yes, kung di ako nagkakamali, hindi naman ganun kalayuan yung Mungkayo dito, ano, Pia. Kagabi nga, tama na nabanggit mo doon sa live report natin sa 24 oras, ayan, napilitan na kami mag-pack up, ano, at dapat magre-report pa rin tayo doon sa State of the Nation naman. Hindi na, nag-decide na yung team natin na umalis na muna dito sa New Bataan kasi hindi talaga natin matansya kung ano yung pwede mangyari dito. At ito nga, pinapakita natin dito sa live video, bumuhos na yung malakas na ulan. At gaya rin yung nabanggit ni Haji, ano, dito sa may New Bataan, mainit na mainit din yung panahon. Pero ito rin yung sitwasyon na na-encounter natin kahapon. Kahapon, sobrang init din dito sa Maynew Bataan. Pagdating ng hapon, nagbadya yung masamang panahon. At pagdating ng gabi, bumuhos na kayo yung malakas na ulan, Pia. Alright, well, Cedric, mag-iingat kayo dyan. Talagang importante na maging alerto pa rin. No? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.